Praise the Lord! Pinagpalang umaga po muli sa bawat isa sa inyo pong mga kapatid, mga minamahal. Tayo po ay naniniwala na ang Diyos po ay tunay na Diyos na nagpapala ng ating buhay. Sigo-segundo, minuminuto po, bumubuhos po ang pagpapala sa ating buhay. Yan po ay kalooban ng ating Panginoon. Bago po lahat, sama niyo po ako sa isang panalangin. Ama naming Diyos, muli po kami po ay dumudulog sa iyo ng papakumbaba, Panginoon. Inaamin po namin, kung wala ka sa aming buhay, ay wala kami magagawa, Panginoon. Hiniling namin, O Diyos, ang iyong salita ay mahayag sa aming kalagitnaan. Basbasa mo ang bawat isa, Panginoon, na siya pong patuloy, Panginoon, na tumatangkilik, nanonood, at sumusubaybay, Panginoon, sa gawain na iyong pong sinimulan, Panginoon. Salamat po sa iyo sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, welcome po muli kayo. Ito po ay hatid ng Jesus Christ Saves Global Outreach. Ito po ay daily blessing, pagpapala po na hatid sa inyo sa loob ng inyong bahay, maging sa inyong mga buhay. Ngayon pong umaga, ang pamagat po na nais ko pong ibahagi po sa inyo ay nasa Psalms chapter 27 verse 1. Ang pamagat po nito is the salvation, the great plan of God. Yan po ang magandang malaman po natin. Ang kaligtasan ay dakilang plano ng Diyos sa bawat buhay po natin. One of the most important thing in the life of every believer is to know the will of God, His plan, His salvation given to us. Kapatid, the day na tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay, doon nagsimula ang kaligtasan sa buhay po natin. Yun po yung tinatawag na assurance of salvation. Ang sabi po sa Psalms 27 verse 1, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Kanino ako matatakot? Ang Diyos ang aking kalasag, ang aking kalakasan, at sino ako upang matakot? Kapag ang Diyos po ay nasa atin, kapatid, mga minamahal, tayo po ay iniingatan ng Panginoon. Ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos. It is a gift from God. Salvation is a gift from God. Yan po ay kaloob at regalo ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sa Romans chapter 10, verse 9 up to verse 13, ito po ang sinasabi. "If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is your heart that you believe and are justified, and it is your mouth that you profess your faith and are saved. As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame." Ang sinamang natitiwala, naniniwala sa Diyos, kapatid, ay hindi mabibigo at hindi mapapahiya. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. "For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and riches, blesses all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Ang sinamang tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon, kapatid, ay maniligtas. Ikaw ay maniligtas kapag ikaw ay tumatawag sa ating Panginoon. Naniniwala ka na may Diyos. Ang kaligtasan po ay mula sa ating Panginoon. Ang salvation po, it is a deliverance from the guilt and power of sin. Yan po ang kaligtasan, salvation. Romans chapter 8, ito po sabi ng Romans chapter 8, "Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Kapag tayo po ay nasa Panginoon, tayo po ay wala na sa kahatulan. Tayo po ay hindi kino-condemn ng Diyos. Ang tao lang po ang nagko-condemn sa atin. Kaya nga po, alam niyo po, ang plano po ng Diyos sa atin ay complete package from blessing to salvation, from salvation to divine protection. Kaya nga po ang mga tao ay nananalangin. May mga tao po na gustong pumunta sa langit. Many people, they want to go to heaven. Subalit, sa simbahan nga po, hindi tayo makapunta. Langit pa kaya? May mga tao po, gustong pumunta ng langit. Kung sa simbahan nga minsan hindi tayo makapunta, paano po tayo makakarating sa langit kung ayaw nating magsimba, paniwalaan ng salita ng ating Panginoon? Alam niyo po, ang kaligtasan, ito po ay kompletong
plano ng Diyos sa atin. Sa Jeremiah 29, verse 11, ito po ang plano ng Diyos. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kasama po dito ang kaligtasan, kapatid. Yan po ay kumpletong inialay, binigay, regalo ng Diyos para po sa atin. Kung ang Diyos po ay may magandang plano sa tao, atin mo tatandaan, pinagtatanungan din tayo ng masama ng demonyo. Ang plano po ng Diyos maganda. Ang demonyo po may ginagawa ding pangit sa buhay po ng tao. Kaya nga po, alam niyo po ang kaligtasan, ito po ay kaloob ng Diyos. It is a gift from the Lord. Kaya nga po, dapat nating tandaan at kailangan natin ng kaligtasan. Every person, every individual, kailangan po natin ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Walang ibang pangalan na binigay sa silo ng langit upang ang tao po'y maligtas. Kapatid, kaibigan, ikaw at ako ay nangangailangan ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. But, paano tayo makasisiguro kung tayo po ay ligtas sa ating mga buhay? How can we sure that there is an assurance of salvation dwells in us? Paano natin malalaman na tayo nga po ba talaga ay ligtas? Kasi may mga nagtatanong, paano ko malalaman ako ligtas? Anong gagawin ko? Ano ang assurance? Ano ang kasiguruduhan kung ikaw ay ligtas? Kapatid, ang sabi ng Bible sa Acts chapter 16 verse 31, maniwala ka at manampalataya, ikaw ay maliligtas. Ang unang hakbang upang malaman po natin at makatiyak po tayo na tayo piligtas when we believe. Kapag tayo po ay naniwala sa ating Panginoong Jesus. Simply believe. Maniwala ka lang, manampalataya ka, tanggapin mo sa buhay mo bilang iyong personal na tagapagligtas. Pangalawa, ang kailangan po nating malaman kung tunay nga, ano nga ba ang katiyakan? Paano tayo makatitiyak na tayo piligtas? Pangalawa, by accepting the Lord Jesus Christ. Kapag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin. Kapatid, yan lamang po ang kailangan natin tanggapin at paniwalaan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Pangatlo, when we live in Him. Kapag tayo pinamuhay, nakasama ang Diyos. Yan po ang katunayan. Yan po ang katibayan. Kapag tayo piligtas na. Kasi may mga tao na medyo alanganin pa. Paano kung malalaman ako ay ligtas at ang Diyos ay nasa sa akin? Kapag tayo po ay namumuhay, nakasama ang Diyos. Pang-apat, when we have a victory over sin. Kapag tayo po ay nagtatagumpay na mula sa ating mga kasalanan, ang Diyos po ay nananahan na po sa buhay po natin. And panlima, kapag tayo po ay nananatili kay Jesus, when we abide in Him, hindi tayo umaalis, hindi tayo lumalayo sa Kanya. Kaya nga po, ang sabi ng John chapter 15, verse 5, apart from me, you can do nothing. Kapatid, kapag ikaw ay wala sa Diyos, kapag ikaw ay malayo sa Panginoon, wala kang magagawa. Wala po tayo magagawa. Kaya nga po, kailangan natin ang Diyos sa buhay po natin. Pang-anim, kapag ang buhay po natin ay nababago na at binabago na ng Panginoon. Transform our lives kapag ang buhay natin ay dahan-dahang binabago ng ating Panginoon. And then, kapag tayo po ay nagtitiwala ng lubos sa ating Panginoon, when we fully trust in Him. Dati po, wala tayong tiwala. Ngayon, may tiwala na tayo sa ating Panginoon. And then, when we have an intimate relationship with Him. Kapag lumalalim na yung ating intimate na relationship sa ating Panginoon, yun po ang katibayan na tayo po ay ligtas, iniingatan ng ating Panginoon. Yun po ang kaligtasan na binigay ng ating Diyos sa buhay po natin. Kapag tayo po ay may malalim na relasyon, hindi po to patagalan, kundi palaliman sa ating Panginoon. And then, kapag tayo po ay natutunang sumunod sa ating Panginoon, when we obey His command, kapag tayo pinaglilingkod na sa Panginoon, sumusunod na sa Kanyang kalooban, ginagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon, doon po natin nakikita na tayo po ay tunay na ligtas at niligtas ng ating Panginoon. And last, paano malalaman na tayo po ligtas? Ang ating pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Your name has written down in heaven. Yan po ang isa sa mga katibayan, katunayan, at tayo po ligtas at nasa kamay ng ating
Panginoon. Kapag natutunan mo nang sumunod sa Diyos, kapatid, doon mo lang maunawaan at maintindihan ang kahalagahan ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Nawa ngayon pong umaga, tayo po ay pagpalain at gabayan ng ating Panginoon. Kapatid, kung ikaw ay wala pang tiyak na kaligtasan at hindi mo pa kilala si Jesus sa buhay mo, ito na ang panahon upang tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Manalangin po tayo kayo pong lahat na sumusubaybay ngayong umaga. Tayo po ay sama-samang dumalangin sa ating Panginoon. At tayo po ay dudulog at hihingi ng gabay mula sa ating Diyos. Ama namin, Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami pong lahat ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Inaamin po namin na kami ay makasalanan at wala kami magagawa kung wala ka sa buhay po namin, O God. Hindi namin kayang iligtas ang aming sarili. Kailangan ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Sa sandaling ito, binubuksan po namin ang aming mga puso, O Diyos, nagpapakumbaba kami at ikaw po ay tinatanggap namin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniniwala kami, Panginoon, ikaw ay namatay sa amin upang kami bigyan ng panibagong buhay, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon, ngayong pangumaga, nawa ang kaligtasan ay matanggap ng iyong mga anak sa umagang ito. Salamat, Panginoon, inaangkin namin ang kaligtasan na walang bayad. Ito po'y handog mo sa amin. Ito po ay kaloob mo sa buhay po namin. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pinagpalang buhay. Salamat, Panginoon, sa masaganang buhay, Panginoon, na ito po ay angkop mula sa iyong salita at sa kaligtasan na inialay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, tanggapin mo ang kaligtasan. Ito po ay regalo at kaloob ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. God bless you. You are blessed.